Ryan, kailan at paano na monitor ano ng PCG itong tangkang pag-hack sa kanilang website? Aga, ayon sa tagapagsalita ng PCG na si Rear Admiral Armand Balilo, noong nakaraang buwan, sinabihan sila ng isang tauhan ng DICT kung may na-monitor na anumang tangka ng hacking sa kanilang website. Agad namang nagsagawa aga ng investigasyon ang mga tauhan ng PCG sa ulat na ito ng Department of Information and Communications Technology o DICT at hanggang ngayon nananatiling ligtas ang kanilang website sa banta ng hacking. Sinabi naman ni PCG Commandant Ronnie Hilgaman na titiyakin nila na secure ang kanilang website at matatag ang kanilang firewall para maiwasang mapasok ng mga hacker ang kanilang website. Kaya naman inatasan na nito ang Coast Guard Public Affairs Service o CGPAS na patuloy na makipagtulungan sa DICT at patuloy na magsagawa ng pagbabantay sa tangka ng pag-atake. Nitong Sabado, iniulat ng DICT na matagumpay nilang nadepensahan ang tangka ng hacking sa website ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA, maging ang mga website at email address ng gobyerno na nasa isang cloud service provider at tinangkading i-hack ng mga tinatawag na advanced persistent threat actors gaya ng coastguard.com.ph, bongbongmarcos.com, website ng DICT, DOJ at iba pa. Tad muna ang latest mula dito sa Maynila. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale.